Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Ayan, kamusta po sa lugar ninyo? Ayan, dito po sa lugar namin, maulan. Malakas po talaga ang ulan. At ang oras po ngayon is 1 p.m. No? 1 p.m. tanghali. Basta maulan. Hindi po maaraw ngayon. At brown out pa po ngayon dito sa lugar namin mga kasari. Kaya ayan, no? Wala masyadong bumibili. Kaya pagre-repack po ang aking aatupagin ngayon. Ayan, ito po yung aking mga nire-repack mga kasari, no? So, doble po ang kinikita natin dito. Kaya maganda po talagang nagre-repack po tayo sa ating sari-sari store. Ayan, at ang isa po sa nire-repack ko ay ito po mga paminta, no? Pamintang durog, pamintang buo, pamintang crack, pamintang powder, ayan. Powder yung durog na durog as in. Ayan, ito po yung pamintang durog. Ang kuha ko po nito sa bayan is 90 pesos, 1/4 na kilo, yan. 90 pesos nagmahal na nga mga kasari kasi dati ang kuha ko lang po is 60 pesos ang 1/4. So ngayon 90 pesos na ang taas ng tinaas. Ayan, at ito naman po yung gamit kong plastic na pang-repack dito po sa paminta. Yan. Ang bili ko po dito sa supot na to is 10 pesos po, 100 pieces na mga kasari. So, ayan, hindi ko po alam yung size. Basta sinasabi ko na lang po sa tindahan, doon sa pamilihan na pinagbibilang ko is yung plastic na pang-repack ng paminta. So, ayan, alam na po nila yan. Kaya, ito na po agad yung kanilang binibigay sa akin. Yan. Kapag na-repack ko naman po ito lahat mga kasari, ang bentahan ko na po is piso isa. Piso isang ano po, yung repack ko. Basta piso isa yon. And then, tinitingnan ko po, tinatansya ko na lang yung sukat kung gaano karami, kung gaano kakonte. Yan. Kasi, di ba piso. At sinasama ko rin po sa puhunan yung bala ng stapler. Kasi 10 pesos din yung isang ano na na, yung isang box ng bala ng stapler. So, sinasama ko rin po yun sa puhunan. Kaya dapat ipalabas ko lahat ng puhunan. And then, yung natitira is yun po yung ating kita. Okay? Ayan. At ang isusunod ko naman po na erepak is itong arena. Yan ang isang kilo po nito is 56 pesos dito po sa bayan namin. Ayan. Pa isa-isang kilo lang po yung binibili kong arena and then nirerepak ko po ng tig 10 pesos. So, ayan. Pa isa-isang kilo lang po yung bili ko ng arena, ng cornstarch. Kasi kapag tumagal po ito, matagal na naka-stock is nagbubukbuk po, nasisira kaya okay na po ang pa isa-isang kilo lang po muna. Kapag napaubos ko na po ito, saka na lang po ulit ako bibili para laging bago. Ang gamit ko naman po supot na pagre-repack para po dito sa arena at yung sa cornstarch is yung ito pong supot ito na to. Yung Igloo na brand. Igloo. Yan. Kasi ito po yung pinakamurang brand na ice bag. Yan. Pero ito po yung ginagamit ko rin sa mga pang soft drinks kapag tine-take out nila. Ayan, no? Kasi ito po talaga yung pinakamura. Ayan, 13 pesos lang po yung isang pack neto. 100 pieces na rin po ito mga kasari. Kaya, ayan, mas tipid po tayo dito. Kaya, ito po yung aking ginagamit. No? Yung ibang brand naman po na White Horse at Sure na pang ice bag is yun po yung ginagamit ko pang pang yellow. Yan. Yun naman po yung ginagamit ko kasi mas elastic po yun compare po dito sa Igloo. Ito pong Igloo is ayan, pang repack ko lang po dito sa arena, sa cornstarch. Ayan, ito po yung aking ginagamit. At ito pa po yung isa kong nire-repack. Ayan, munggo, no? Mga pang-ulam. Meron din po akong nire-repack na yung black beans. Buto ng sitaw po yun. Tsaka, ito po is munggo. Kung tawagin po dito sa Ilocano is balatong. Ang kilo po nito mga kasari is 2.5 kilo. So, yung tawag po rito is isang salop, no? Yung presyo naman po nito is 250 pesos po. Yan, 250 pesos po yung isang salop na yung 2.5 kilo. Kapag na-repack ko naman po ito mga kasari, ang bentahan ko na po is 20 pesos. Yan, mabenta po yan dito sa sari-sari store ko mga kasari na kung ang tawagin ay balatong. Yan, ito po yung munggo, no? At yung ginagamit ko naman po na plastic na pang-repack is yung Igloo na brand, yung same po sa arena at cornstarch na support. Yan. Yun po yung ginagamit ko mga pang-repack na plastic kasi nga po yun po yung mura. Yan. At ito po yung sample mga kasari. Ayan, ganito po yung laman ng munggo pagka na-repack ko na po. Ayan, ganito po. 20 pesos po ang bawat supot po nito. At kinikilo ko po ito isa-isa para naman pare-parehas yung laman ng bawat plastic. Ayan, yung sa kiluhan po tatlong guhit. Lahat po yan, tatlong guhit. Pati na rin po sa arena, cornstarch. Ayan, pagka nagre-repack po ako ng mga
ganito, munggo, black beans, eh pag nagre-repack po ko, tatlong guhit po sa timbangan. So ayan, huwag po nating nilalang ang ating sari-sari store kasi kapag po sinamahan po natin ito ng sipag at tiyaga, eh hindi lang po 10%, 20% ang pwede po nating kitain sa ating sari-sari store. Yeah, sa pamamagitan po ng pagre-repack, pwede po tayo kumita ng 50% at minsan times 1 talaga, no, yung doble lang. Ayan, samahan lang po talaga ng sipag at tiyaga at diskarte. Ayan, isa po sa puhunan ng isang sari-sari store business ay ang pagiging masipag. Sipag at tiyaga. Kapag wala po tayong ganitong katangian, eh, wag na po tayo mag-sari-sari store kasi talagang mahabang pasensya, sipag at tiyaga, diskarte, determinasyon, yan, yung mga kailangan po natin kung tayo po yung magtatayo ng isang sari-sari store kasi talagang maraming pagsubok na magdadaanan at tsaka ayun, yung haba ng pasensya para sa mga customer, kailangan po talaga natin yan. So yan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo naman po subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.